Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay didiretso na tayo sa pag-a-analyze ng mga games sa katatapos lang na Superbet Rapid and Blitz na ginanap po sa Bucharest. So ngayon po ay mag-a-analyze tayo ng last game sa round number 6. Kasi po ito po ay interesting at ito po ay sa laro nila Super Grandmaster Fabiano Caruana ng USA versus Super Grandmaster Vladislav Artemiev ng Russia. Ayan, so tinanap po natin kung anong nangyari sa game na ito. Caruana played C4, Artemiev played E5, so mainline po ng English. Knight C3, then ang ginawa dito ni Artemiev ay Bishop B4. Yan po ang nakakagulat. So, hindi po masyadong familiar itong Bishop B4 na ito. Mostly po ang ginagawa dito ay Knight F6. Tapos magda Knight F3 ang white, then Knight C6, G3, then dito pa lang nagbi-Bishop B4 ang black. Yan. So, yan po yung main line. Kaso, dito nag-Bishop B4 kagad. So, anyway po, ano naman ito, since rapid naman, interesting po yan. So, hindi rin naman marerefute ka agad ng ganun kabilis yan kasi limited lang din yung time. Ayan, then nag-knight d5 si Fabi, tineret ka agad yung bishop sa b4, umatras lang. Bishop c5, e3. Ayan, so ang idea po, simple, magdi d4 since nandyan yung bishop sa c5, dyan pumuesto. So may tempo to play d4, control the center. So nag-knight f6 si Artemiev, development, then nag-d4 na si Fabi. After d4, then nag-knight xd5. Yan, so himbis sa ito ang capture, ito naman ang kinapture. Kasi mula pa lang po, may contact na kagad, may mga in-between moves na kagad na ina-apply sila. Ah, grabe. Mainit kagad ng labanan, no? Hindi masyado pong familiar itong outcome ng opening, pero wala eh, playable pa rin naman. So B4, alright, so para depensa dito, then to build more space sa queenside. Preparation na rin para makadevelop sa bishop sa B2. Nag-queen E7 si Artemiev. Bishop B2. Castle, knight f3, yan, so threat kagad yung pawn sa e5, then nag-d6 si Artemiev. So, kinapture kagad ni Fabi kasi para ma-release na yung double pawn. C takes d6, bishop e2, development, bishop g4, so development din. Castle, knight bd7, yan, then h3, bishop h5. So, sa position po na ito ay slightly better ang white kasi may weak pawn yung black sa d6. So, possibility po matarget yan mamaya. Ayan, then Fabi played Queen B3 para mag-connect na yung rooks. So dito para mailagay na yung rook sa D1, mailagay yung rook sa C1. So normal development po ng rook para mai-provide ng magandang activity towards the center control. Ayan, then nag-A5. So gusto po ni Artemiev dito mawala yung pawn na to para ma-occupy niya yung C5 para sa knight niya. Pero hindi po hinayaan ni Fabi, nag-A3 lang siya para maintain pa rin ang bantay sa C5. Rook FC8. Ayan. Rook AC1, so normal development, H6. Ayan, so para ma-release na rin po yung back rank ng black. Then kung sakali mang mag-G4, may tatakbuhan. Bishop G6, pag nag-knight H4, Bishop H7. Ayan. So yun po yung idea ng H6. Para ma-prevent din yung mga coming knight G5 somehow mamaya. Ayan, then dito nag-rook FD1. So development, A takes B4. Then nag-good move, yan. Queen E6. Maganda po yung strategic play na yan kasi ang idea po kagad ng Queen E6 may threat kagad to play B5 since nakapin yan yung pawn sa C4, nakapin yung queen sa B3. So may B5 threat na kagad, so may pressure kagad. So dito nag-react kagad si Fabi, inalis niya kagad sa pagkakapin, so nag-queen C3. So ang idea, halimbawa kung mag-B5 yung black, meron pong mga idea to play, actually pwede rin po ito eh, to play C5 then bitin yung bishops, yung pawn sa B5. Or pwede rin naman po mag-switch kagad dito sa D2 para kung makapture man tong pawn sa C4, may bawi naman sa pawn sa D6. Pero ano pa rin naman po? So hindi pa rin naman ganun kalinaw ang ano dito ang assessment. So maaring equal or unclear. Ayan. So dito after Queen C3, ang ginawa ni Artemiev ay Knight B6. So pinireassure kagad yung pawn sa C4 and then meron din siyang coming Knight A4 para ma-eliminate yung strong white dark squared bishop. So dito nag bishop a1 po si Fabi. Yan po yung medyo alanganing tira kasi dito po much better kung nag queen b3 balik na lang ulit. Kumbaga parang kakapain mo lang bumalik uli sa dati since wala na namang b5, nakablock na ng knight sa b6. Halimbawa kung babalik yung ano doon knight uli doon, so ibig sabihin pala okay lang pala kay Artemiev na draw ang position or ma-draw ang game. Ayan. So, tsaka ka ngayon mag-change ng plan. So, pwede pong pwede mag-rook dito muna, mga ganon. Tapos, lipat mamaya sa C2. Ayan. So, ganun-ganun lang muna. Para maiba lang. Kung gustong pilitin ni Fabi. Kaso, dito, nung dito nag-bishop A1 kagad. Kaya, nakaganito po si
Artemiev, naka-good move. Rook A2, napakalakas po niyan. Bakit po? Kasi threat kagad yung bishop sa E2. Ayan. Then dito, ang isang tira lang, or ang piling-piling tira lang ng white, pwersado ay rook C2 lang. Bakit po? Kasi walang iba eh. Kung magki-king F1, ayan po, meron pong rook takes bishop, king takes rook, then may E4. So, matatalo sa exchange yung white. Makukuha yung knight and bishop, tapos isang rook lang yung kapalit sa black. So, definitely po winning po ang ano dito, ang black. Ayan. So, kapag naman nag-bishop F1, meron naman pong knight E4, threat yung queen sa C3, threat din yung pawn sa F2. Ayan, may mga ganyan. So, kaya kung gusto ng black, mag-exhibition muna, rook takes F2, ganun din. Hindi rin naman makapture tong rook kasi may coming knight E4, fork, double, queenless, maku-queenless. So, may mga ganun pong idea. So, pag rook A2, hindi naman pwede mag-rook dito kasi may knight E4. O, di ba po? Kaya dito, piling-pili lang. Pag rook A2, rook C2 lang talaga pwersado. Yun nga lang, pag rook takes C2, queen takes C2, bumigay naman yung pawn sa C4. Kung eksakto ngayon yung knight B6 ni Artemiev na nakaabang. So, matuloy oh. Pag knight takes C4, so one pawn down na po si Fabi. So, kinakailangan niya i-convert ito sa something activity na makaka-counter siya. Yan, ang idea nitong queen A2 para at least may idea sa, may control sa A-file, then may potential na pumunta sa A7, ma-attacke yung pawn sa B7, makakurot-kurot ng counter. Yan, then dito ang ginawa ni Artemiev ay nag-knight E4. So, ini-improve talaga ni Artemiev yung mobility, yung activity sa mga pyesa niya kasi po iba po yung nakatungtong sa center or iba po yung may control lagi sa center. Talagang ano yan, maximum ang po pwede pong magawa niyan sa position. Ayan. So yung knight e4, napakalakas. Pag nag-queen a7 dito po si Fabi. Pag queen a7, ayan. So dito po may ginawang excellent move si Artemiev. So yun po yung ipapasolve ko sa inyo ngayon. Ayan. Ibigay ko po sa inyo yung pagkakataon. You can post the video para mas marami pa po kayong time mag-analyze. Gawin po nating puzzle to. Block to play and find the excellent move na ginawa po ni Artemiev. Start. Okay. Alright, so dito po, ang ginawa ni Artemiev na malakas ay knight C2. Excellent move. Grabe, ang lakas po niyan. Yan, ang ginawa dito ni Fabi, nag-knight D4 siya. Okay, so isa-isahin po uli natin. Dito, pag nag-knight D2, syempre, kakapture dito sa hanging na bishop sa E2. So pag nag-rook E1, meron pong knight D2, rook takes E2, then excellent move with knight F3 check. So pag nag-king F1, syempre may check sa C1. Pag naman nag-king H1, inignore lang, may check pa rin sa C1. Mamamatchas na po yan dyan. Ngayon, pag kinapture yung sacrifice, may check dito, syempre ilag, then meron pa rin pong queen G6, unstoppable mate pa rin. May check sa ilalim, B8 or A8, kaso isang angat lang, wala na po eh. Wala nang kasunod. So ang tanong, paano didepensahan pa rin yung mate na paparating sa G1? Yan ang tanong. Alright, so dito po, kaya pag knight C2, wala pong ibang tira. Ang ginawa na lang ni Fabi ay nag-knight D4, threat yung queen, threat yung bishop. Then dito po, meron na namang ginawang malakas na tira si Artemiev. Grabe, parang computer move, parang strong engine move po ang in-apply dito ni Artemiev. Deep attacking ideas. Alright, so i-guess nyo po ulit. You can post the video. In a count of 5 ay itutuloy ko na po ulit. Start. Okay, sa nakakita po, congratulations, the best. Ibig sabihin, iba na ang level. Kung hindi naman po nakita, okay lang naman. So, nasa process of training pa rin when it comes to visualization, concentration, focus, and calculation. Ayan, so dito, pag nung nag-knight D4, ang ginawa po ni Artemiev ay nag-queen F6, napakalakas. Tineret lang yung pawn sa F2. Ayan, so dito, ang daming ang gulo, nakabitin-bitin. So dito ang ginawa ni Fabi, nag F3 na lang siya. Kasi po, halimbawa, kung i-capture ni Fabi yung hanging bishop sa H5, may queen F2 check, king H2, queen G3 check, king G1, queen takes E3 check, king H2 ulit, may queen may queen G3, then let's say king G1 ulit. Ayan. Queen F2 naman, king H2, then meron pong knight G3. Yan. Napakalakas po. Kasi ano po idea? Siyempre threat yon. Tapos may threat dito sa coming knight DF1. May pababang rook sa C1 pamamaya. Pag na-eliminate na yung rook ng white sa
last rank or sa back rank ng white. So dito po, limbawa ay mag-rook takes dito, may knight f1 check, then king h1, then knight takes d2. So ito na po yung paparating, yung rook c1. Alright? Ngayon, pag nag-bishop dito naman, para mapigilan nyo, hindi capture na lang yung knight, simple na lang. So wins the exchange pa rin po. Alright? Okay, so ito po yung control na tinatawag. Yung kapag lumalagablab na, pwede namang may control. Hindi yung kailangan hanapin talaga yung pinakamalupit na sacrifices, yun yung pinaka-execution, hindi po. Kung minsan kailangan natin mag-control, importante manalo, yun lang naman po importante. So dito, capture rin lang. O di, still, decisive advantage pa rin. Ayan, so dito po, pag queen f6 ang ginawa dito, nag-f3. Pag f3, so, kinapture na po. E takes d4, so nag-queen takes b7. Counter, then rook c2, the most forward move. Possible na pwedeng i-apply ng rook. Control the second rank, and then, syempre, may mating attack po yan mamaya. Nag-queen a8 check. King h7, ang purpose po para mag-bishop d3, maka-threat sa rook sa c2, may threat din sa knight, sa e4. Ayan, then, ang ginawa po dito, pag-bishop d3, nag-queen g6 si Artemiev. Napakalakas. Pag-queen g6, wala na po, unstoppable na kagad. Bishop takes e4, knight takes e4. Ayan. So dito po, pag knight takes e4, nag-resign na. Kasi wala na rin po eh. Kapag nag-queen takes e4, meron pong rook takes g2. Since hindi pwedeng gamitin yung queen kasi nakapin pa po eh. Diba? Ngayon, pag nag-king h1, then f5. Ayan. Followed with rook g3, atakihin yung h3, atakihin yung f3, may bishop dyan. So fatal na rin po. Ngayon, kung pupunta naman dito sa f1, so ganun pa rin po, f5. Para mapigilan yung simplification, syempre, umaatake ka na eh. Pag nasimplify pa yan, hindi makaka-recover. So, queen f4, then may rook c2 lang po. So, yun, hindi pa rin mapigilan yung coming queen g2 matchas. Ayan. Alright? Okay, so, pagka knight takes e4 dyan po, nag-resign na. Alright, so maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana po ay nadagdagan po muli kayo at natuto muli kayo sa game na ito. At bago po tayo magtapos, ay tuloy tayo sa pagbati sa mga nagpapa-shoutout. So binabati po natin sila Sam Rusgal at Mark Bautista ng Riyadh, ProBro08 underscore plays, Eva Laksamana, Wilmar Gaspar, Jeff Trofeo, Cage underscore Vern, Alan Jr. Laylay, Choi Maure, Apollo Ashley Gregorio, and Philip Roel V. Hoya ng Mohon S. Liliu, Laguna. Ayan po. So, yung iba po sa susunod na pong video. So, nakalista naman po yan. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa channel na ito. Muli po, ito po ang inyong lingkod, International Master Roderick Dava. At God willing po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.